Ayan, good morning. So yan, I'll be making a video today. And that one is my wall. Nakikita nyo yung may post pa ako. Those are my dreams. I call it my wall, pero in layman's term or in layman's term, it's called a dream board. So, iniba ko lang yun sa akin and mas pinadami ko siya. Dinikot ko siya sa wall ko. It's for me to be reminded na ano nga ba yung mga reasons ko, ba't ko siya ginagawa everyday, yung negosyo, I mean, ba't ako bumabangkot everyday. Hindi ko pa nalagay dyan yung pinaka main ko kasi, ano eh, medyo cheesy. Hindi kasi ito yung cheesy na tao eh. Parang yung reason na nasasabihin ko ngayon, hindi normal na ginagawa ko. Like, siguro sa iba, sobrang showy nila, sobrang open nila. Pero ako, if me and my family na babanggitin ko nga ngayon, hindi kami lumaki na may I love yous, I miss yous, may, alam mo yun, those cheesy lines, those things na sinasabi everyday na ng mga usual siguro na family, yung mga, na actually nowadays, nagiging ano na siya, nagiging common na siya dun sa mga family na siguro ngayon lang umusbo. Or ngayon lang, what I mean, ay ngayon lang nag-start ng family. Pero sa amin, ako, 90s ako, yung ate ko, panganay namin, 40 plus something na siya. So, hindi kami lumaki na ganun. Siguro dahil yung mom ko na din, shout out ko na rin sa mom ko. Yung mama ko, anong tawag namin sa kanya is Madir. So, hindi niya kami pinalaki ng may mga ganung moment. Siguro dahil hindi naman kami, ewan ko kung dahil ba sa mayaman, nagkakaiba ba yun kapag mayaman kayo or may kaya ka kayo sa buhay at wala. Kaya may mga ganung cheesy moments. Pero nung kami kasi, some short background lang or brief background, hindi talaga kami mayaman. So, ako, nakatira kami sa squatters area sa Alabang, sa may Jollibee Junction, kung alam nyo yun. So, hindi talaga. As in, nung mga panahon na yun, bata pa lang, nagtatrabaho na ako. Aside siguro sa nag-aaral ako, nag-work ako. Yung work ko, yun yung nagwawalis ng jeep. Tapos, dumating sa point na kapamalimos pa. Yung mama ko naman, namumulot ng mga, syempre, aside sa labandera siya, namumulot naman siya ng mga lata-lata sa kalsada, tapos binibenta syempre. Yung kuya ko naman, tapos yung dispatcher, yung balibago, alabang-alabayan, ganun yung ginagawa niya. Then yung ate ko naman, yung nakapangasawa na rin siya ng maaga. Then yung isa ko pang kuya, sa kahirapan ng buhay, yung mom ko, nung pinanganak siya, napaampon siya sa Pampanga. So, pero ngayon, they're all good naman na. Yung kuya ko naman, okay naman siya. Hindi naman, nakakilala niya naman yung mama ko kasi yung basta yung tita naman namin yan. So, medyo mahaba yung background ko. So, para lang alam nyo kung bakit siguro somehow, kahit na ngayon, never kami yung magpo-post or I mean, magsasabi sa isa't isa ng nararamdaman natin. It comes, I love you, I miss you, mga, parang for me, mas gusto ko pang magsabi sa kaibigan kesa sabihin sa family ko yung nangyayari sa akin. Hindi dahil sa, hindi ko sila feel kausap, siguro dahil nahihiya ako. Okay, nahihiya ako. Hindi ko siya kinalakihan. Ayun, in short, hindi ko siya kinalakihan. Masanay ako na kinikip siya, then afterwards, ako yung nag-even problems and issues ng buhay ko. Nalalaman nila yon pagtapos na. Pag nasolusyonan ko na, pag nagawa ko na ng paraan, praise God naman, somehow, nagiging okay siya. So yun, no, yun yung dahilan. Yun, sila kasi yung main reason kung bakit ako bumabangon. Yung tanong ni Nescafe, bakit ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Yun. So yun talaga, yun. Kung titingnan mo yung my wall ko, mostly mga material things, yung people na nandyan, sila yung mga kasama ko ngayon sa ginagawa kong business, yung negosyo na pinagkakabalahan ko, which is N-World.
before call center agent ako, aside sa pagiging call center agent, naging sales lady na rin ako, staff, crew, yan, marami na rin pinagdaanan. So, hindi lang siguro enough. Hindi, for me kasi, sa taas ng pangarap ko, until now kasi nagre-rent kami dito sa may Binyan. So, habang nagre-rent kami, syempre, hindi mo maiiwasan na ma-delay ng mga payments. So, syempre, nai-stress din ako. Nai-stress din yung family ko. Kasi, before, napalayas na kami ng bahay eh. Siguro, way back 2012, July 4, yun, napalayas kami. Or some wrong decision na nagawa ako. So, yun yung marami pa, deepest why kung bakit ko ginagawa, kung bakit po ako bumabangon, kung bakit ako. Even this video, why I'm making this video, not to just, pa-fame, usually mga ganun, diba, or magpakit lang. Ginagawa ko to inspire, especially those na mga kasama ko sa negosyo, to inspire them. And yung mga tao na nandyan, hindi dahilan siguro na maging mahirap. Kasabi nga nila, kung ikaw pinanganak ka mahirap, di mo na makasalanan yun. Pero pag namuhay ka at namatay ka ng mahirap, and kasalanan mo na yun. So ako lang kasi, pinipili ko yung path na medyo mahirap, okay, mahirap, pero masarap at the end of the day. Kasi ayokong namuhay kami, tapos namatay ng mahirap, especially nowadays, my mom is already 64 years old. And, syempre, habang tumatanda siya, habang lumilipas ang panahon, tumatanda siya, tumatanda yung mga mahal ko sa buhay. So, those are the reason ba't ako nagpupursige lalo. Ba't ako nagsisipag. Ba't ako nagsisikap. Nasasabi nga ng isa sa napanood ko na video from a person na kung ano rin ginagawa ko, ganun din yung ginagawa niya. Ganun talaga yung ginagawa niya. Mas matagal na siya sa akin sa ganito klase ng industry. Sabi niya, as a daughter or as a son, bilang mga anak, responsibilidad nating mga anak na tapusin yung kahirapan ng mga magulang natin. Ako, every time uuwi ako ng bahay, tinitingnan ko yung mama ko, naiyak tuloy ako ng konti. Joke. Tinitingnan ko yung mama ko, syempre, hindi siya talaga mga bata, nakikita mo, dami niya ng fine lines, wrinkles, pinapagamit ko nga siya ng product para at least malese naman. So, yun yung mga moments kung bakit ko iniisip, mas dapat ko pang galingan, especially pag napapressure ako, nai-stress ako. Hindi ako perfect na anak. It's just so happened na yung heart ko siguro binigay ng Lord to take care of them, kasi no one will do so unless we do as their, diba, mga anak nila. So ayun, kaya nagsisipag ako kasi bata pa lang siya, hindi nga yung nakatapos ng pag-aaral, grade 6 lang siya. So, grade 6, actually hindi pa natapos siya tapos ng grade 6. So, wala na siyang good job na pwedeng pagpasukan kahit nung mga... Kaya laban, naging okay kami. Kahit pa paano nakasurvive sa paglalabada niya, tapos tumutulong niya rin kami. Sa, yan, namumulot siya. Naiyak pa ako dati nun pag namumulot siya kasi nakikita ko talaga. Sabi ko pa lang nun, 7 years old, bata ako, sabi ko, darating yung panahon, hindi siya nagagulong. Darating yung panahon,